Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng talinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan ng iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bishop Guillermo Apable, sa inyo pong lahat magandang umaga. Ang atin pong santong ipinagdiriwang sa umagang ito, si San Juan Chrysostom, ay maagang naulila sa kanyang ama. Ngunit hindi naging pariwara ang kanyang buhay, sapagkat ang kanyang ina ay naging mabuting gabay. Mga minamahal na mga kapatid, alam naman natin na kahit gaano kabuti ang magulang, sadyang may mga anak na pariwara. Pero, kung ang magulang ay hindi mabuting gabay, sadyang mahirapan ng anak na maging mabuti. Kaya nga po, ang paanyaya sa araw na ito ay tayo harinawa ay maging mabuting gabay sa ibang tao. Paano natin gagawin yun? Ang unang pagbasa ay nagpapaalala na meron kang kababaang loob na aminin ang mga bagay na dapat itama sa iyong buhay. Maraming beses ko po itong sinasabi. Ang mga pagkakamaling pwede mo lang baguhin ay ang mga pagkakamaling kaya mong aminin. Ang pagkakamaling kaya mong baguhin ay ang mga pagkakamaling kaya mong aminin. Hindi mo mababago anumang mali sa iyong buhay kung hindi mo kayang aminin. Kung wala kang kababaang loob na tanggapin na ako ay mali. Napakahirap itama ng taong palaging magaling, palaging tama, palaging may katuwiran bakit siya nagkakamali. Unang-una, merong kababaang loob na aminin ang anumang pagkakamali. Ikalawa, inamin din ni San Pablo na hindi lang yung pagkakamali, ngunit ang kanyang pagbabago ay dala rin ng biyaya ng Diyos. Hindi lang rin sapat na tayo ay merong kababaang loob na aminin ang ating mga pagkakamali, sana meron din tayong kababaang loob na hingiin ang biyaya mula sa Diyos upang maabot natin ang ating mga pagbabago. Mga minamahal na mga kapatid, madalas ko po itong sinasabi.
na ang kadalasan nating pagkakamali ay yung baguhin ang ibang tao. Baguhin. Marami sa atin walang makita kundi pagkakamali ng ibang tao. Sabi nga, nung isang nagsisimba, di na ako nagsisimba dyan. Ang daming mali dyan, ang daming palpak. Yung mga tao, natutulog lang naman pag nagsisimba. Yung iba nga, nagtetext eh. Yung mga bata, nakikinig lang doon sa earphone nila. Yung mga nagbabasa, hindi naman maayos. Yung choir nga, sintonado. Lahat na lang nakita. Ano po? Ang pare, pangit. Diba? Kung ano-ano na lang ang nakikita. At sabi ng pare, ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng baso, punuin mo ng tubig, at dalhin mo yan paikot, paikot sa bayan. Dalhin mo. Dalhin mo yung baso na may tubig puno, paikot sa bayan. At ginawa yun. Ginawa yun. Pagkatapos, dinala niya yung baso na may tubig na syempre nabawasan na kasi talagang pagdala mo, uuga-uga. Sabi, oh, bakit may bawas? Ay kasi po, kahit anong ingat ko, ay talagang merong natatapon. Tapos sabi ng kanyang pari, sabi niya, oh, napansin mo ba doon habang nag-iikot ka yung mga nagtetext? Napansin mo ba nung habang nag-iikot ka yung mga nagchichismisan sa kalsada? Napansin mo ba yung dumi ng kalsada? Napansin mo ba yung mga batang malilikot? Napansin mo ba ito? Napansin mo ba ito? Sabi niya, hindi ko po napansin eh. Ba't di mo napansin? Ay kasi po, binabantayan ko po yung tubig sa baso na huwag matapon. Mga minamahal na mga kapatid, kung ikaw ay nakatingin sa sarili mo at ikaw ay nag-iingat na huwag madapa, hindi mo makikita ang pagkakamali ng iba. Kung tinitingnan mo ang iyong sarili at ikaw ay nag-iingat para huwag madapa, hindi mo makikita ang pagkukulang ng iba. Pero kung ang iyong mata ay walang makita kundi pagkakamali ng ibang tao, at dahil dyan ang bunganga mo, sabi nga namumutawi, ang panlalait, panchichismis, paninira, iyan ay palatandaan na lamang nang wala kang pagsuri sa sarili mong pagkatao. Pag tayo ay nakikita lamang ang pagkakamali ng ibang tao, pagkukulang ng ibang tao, ito'y palatandaan lamang na kawalan ng pagsusuri ng sarili niyang pagkatao. Mga minamahal na mga kapatid, mahirap maging gabay na ikaw ay mulat, ngunit ikaw ay bulag sa katotohanan. Mahirap maging gabay na ikaw ay mulat, ngunit ikaw ay bulag sa isang sariling katotohanan. Ito ang biyayang ating hinihingi sa Santa Misang ito. Panginoon, nawa ay makita ko ang sarili kong kapulaan upang hindi ako magsimulang pulaan ang aking kapwa. Sapagkat huwag po nating kakalimutan na kung nakikita mo ang kasalanan ng iyong kapwa, hindi ibig sabihin ikaw ay banal kumpara sa kanila. Inuulit ko, kung nakikita mo ang kapulaan ng iyong kapwa, nakikita mo ang kasalanan ng iyong kapwa, hindi ibig sabihin ikaw ay higit na banal kumpara sa kanila. Amen.